may isang barko sa Italy ang tumagilid sa dagat. Tinawag nila itong Titanic of the 21st Century. Kilala ito sa tawag na Costa Concordia. Bakit nga ba ito biglang tumagilid? Ano nga ba ang kwento ng mga pasahero sa loob ng barkong ito? Sino nga ba ang dapat managot sa paglubog ng mamahaling barko? Bago natin umpisan ang kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. Ang Costa Concordia ay isa sa mga pinagmamalaking barko ng Europe, kasunod sa pangalan ng mga naglalakihang cruise ship. Meron din siyang taas na aabot sa 57 meters o katumbas ng 187 feet. Meron din siyang bigat na 114,000 na tunelada. Ang pagkakagawa ng barkong ito ay nakakamangha. Mula sa 1,500 na cabin nito, meron din siyang apat na swimming pool. Meron din 5 restaurant. May 13 bars. Meron din siyang casino, mga sinihan, children's area, internet cafe at ang pinakamalaking gym facility sa lahat ng mga cruise ship. Tinawag nila itong Samsara Spa. Ito ay pinagawa ng Costa Crozier noong 2004, ang pinakamalaking paggawa ng barko sa Europe. Ito ay nagkakahalaga ng 450 million euros o katumbas naman sa pera natin ngayon na 26 billion pesos. Natapos ito noong June 2006. Pero ang hindi nila alam, paglipas pala ng 6 na taon, ay masisira ng tuluyan ang mamahaling barko na ito. Noong January 13, 2012, ito ay Friday the 13th. Sakay nito ang 3,200 na pasahero at 1,200 na crew. Naglakbay ang Costa Concordia sa dagat ng Mediterranean Sea. Ito ay nakatakdang maglakbay paikot sa Mediterranean Sea sa loob na 7 araw. Bibisitahin din nito ang mga lugar katulad ng Barcelona, Caguari at Giglio. 8:40 PM ay nagkaroon ng maikling programa para sa pagsalubo ng kapitan at miyembro ng barko. Si Francisco Chiteno ang nakatalagang kapitan ng barko sa paglalakbay na ito. Kasama niya ang second captain na si Roberto Bosio. Ang kapitan ay may tuturing na palakaibigan at sociable na tao. Likas siya matulungin sa mata ng mga nakakasama nito sa barko. May pagkakataon pa na nag-volunteer siya upang tulungan ng mga babaeng dancer para sa mga susuotin nilang damit sa isang party. Isang oras matapos ang programa at habang tiyatahak ng barko ang ruta kung saan madadaanan nito ang isla ng Giglio, ito ay parte ng Tuscany. Naisipan ng kapitan na magpasikat at magpakitang gilas sa mga pasahero. Ginawa niya ang isang desisyon na maari niya pagsisiyan sa uli. Imbis na sundin ng kapitan ang nakatalagang ruta na tatahakin nito upang lampasan ang Giglio, ay binago nito ang ruta ng barko. Gusto niyang gawin ang tradisyonal na pagbati nito sa isla kung saan ito ay lalapit sa doongan ng isla at doon gagawin na pagbati sa pamamagitan na paglapit ng barko sa baybayin. Sa kasamaang palad, nagkulang ang kapitan at ang mga miyembro nito sa kalkulasyon ng panibagong ruta. Dahilan para tumama ang kaliwang ilalim ng bahagi ng barko sa isang matulis na bato na magdudulot naman ng kaguluhan sa mga sakay nitong pasahero. Ang pagtama sa matalim na bato ay nagdulot ng malakas sa pag-alog sa loob ng barko. Karamihan ng mga pasahero sa dining room ay in-evacuate kaagad ng mga crew dahil sa hindi may paliwanag na impact na tumama sa barko. Ang mga baso, kutsara at plato ay nahulog sa sahig. Ang mga upuan at lamesa ay nagsayawan. Ang mga mamahaling inumin ay nabasag. At ang mga tao ay nagkagulo. Kanya-kanyang reaksyon. Walang kamuwang-muwang sa panganib na nakaamba sa kanila. Nang dahil sa isang pagbati na ginusto ng kapitan, isang bato ang pumunit at bumuta sa ilalim ng barko na may haba na halos 50 meters o katumbas naman ng 160 feet na ngayon ay unti-unti na pinapasok ng tubig. Ang barko ay nahati sa 7 compartment at ito ay may design na kung saan kahit 3 compartment ang pasukin ng tubig ay hindi ito maaaring lumubog. Ngunit sa haba na nagawang punit ng bato, 4 na compartment ang inabot nito at pinasok ng tubig na magdudulot ng panganib sa buhay na may higit na 4,000 na pasahero. Merong policy ang International Safety Regulation
na dapat ay magkaroon ng emergency drill ang mga biyaheng barko 24 hours pagkatapos na itong pumalaot. Sa drill na ito ay ipapakita sa mga pasahero kung saan ang tamang daanan palabas ng kanilang cabin papunta sa deck 4 ng barko, kung nasaan ang mga safety equipments gaya ng safety boat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pa na isasagawa ang drill dahil nakaschedule pa ito sa susunod na araw ng paglalakbay. Ibig sabihin na ang tanging may alam lamang ng tamang daanan ay ang mga crew na naka-duty sa barko. Isa sa mga nakaramdam ng nakaambang trahedya ay ang mga entertainers sa deck 3, ang grupo ng mga dancer na 4 buwan ang nananatili sa loob ng barko. Kabilang dito ay si Christy Chelsea Natal. Inilarawan niya ang kanyang naramdaman noong mga oras na yun. Ayon kay Christy, normal sa kanila ang makaranas sa bigla ang paggalaw ng barko. "Lagi kami nakakaramdam ng pag-alog ng barko, lalo na medyo maalog ang biyahe. Normal lang yun. Pero noong mga oras na yun, hindi bumalik ang barko mula sa pagkakatabingin nito at may malakas na tunog." Pero imbis na magpanik ay nagstay sila sa kanilang kwarto matapos silang sabihan na hintayin ang utos ng kapitan bago kumilos. 10 minuto matapos ang impact, nakaranas ng blackout ang barko matapos maabot ng tubig ang engine room kung saan nagmumula ang kuryente ng buong barko. Agad na nag-anunsyo ang kapitan upang paalalahanan ng lahat na ang sitwasyon ay under control pa para maiwasan ng panic. 10:00 ng gabi, wala pa rin kuryente at blackout pa rin. Ang mga pasahero mula sa deck 6 ay nagsimula na mag-evacuate pababa sa deck 4 habang nakasuot ng mga safety jacket. Ang patrol boat na Coast Guard ay tumawag naman sa kapitan ng barko dahil nakatanggap sila ng tawag mula sa crew ng Costa Concordia. Pero hindi sila sinasagot ng kapitan. Sa kabilang dako naman, daang-daang pasahero ang nagtipon sa deck 4 upang maghandang tumakas. Pero sila ay sinabihan na under control pa rin ang lahat, kaya pinabalik sila sa kanya-kanya kwarto. 10:26 PM, tinawagan na ng kapitan sa radyo ang mga otoridad sa pinakamalapit na harbor upang humingi ng tulong at sinabi pinasok sila ng tubig. Nag-request siya na magpadala ng mga tugboat na siyang tutulak sa barko papunta sa pinakamalapit na daungan. Habang hinihintay ang tulong, pinilit naman ng kapitan na iikot ang barko pabalik sa harbor ng Giglio Island. Dahilan para sumadsad pa ang kabilang bahagi nito sa mabatong parte ng isla. Dito na lalo nagkaproblema ang barko at nagsimulang tumagilid ng mabilis. 1 oras makalipas ang impact, saka pa lamang nag-anunsyo ang kapitan para sa paglikas ng mga pasahero. Nagsimula na magkaroon ng komosyon matapos mag-anunsyo ng abandon ship ang kapitan. Samot sari ang dahilan ng panic ng mga pasahero. Una ay maring dahil sa hindi pagtatapat ng crew na hindi na nila kontrolado ang sitwasyon. At pangalawa, dahil hindi nila alam kung saan ang labasan dahil wala naganap na emergency drill. Sa kabilang banda, bago pa man mag-anunsyo ng abandon ship ang kapitan, ang second captain na si Bosho kasama ang mga baguhang crew ay kumilos ng kusa at inihanda na pagbaba ng mga lifeboats na maaring umabot ng kalahating oras dahil sa insidenteng ito. Ito ay mahaling tulad sa pag-aaklas dahil sila ay kumilos taliwas sa utos ng kapitan, na isa ding simbolo ng katapangan. Matagal na pag-aasikaso sa lifeboat, tumagilid na barko, nagkagulong mga pasahero, pag-aalinlangan at takot. Ito ang nangyari sa libu-libong pasahero bago sila tumalon sa malamig na tubig ng dagat. Masugid nilang nilangoy ang dalampasigan kasama ang iba sa loob ng 20 minutes. Ayon sa ulat, 3 ang nalunod matapos tumalon sa tubig at 7 naman ang sugatan. Habang yung ibang pasahero naman na naiwan sa tuktok ng barko ay na-rescue naman ng helicopter. 1:46 AM, 4 oras matapos ang unang pagsalpok, ay daang-daang pasahero pa rin ang naiwan sa barko. Pero nasaan na kapitan? Ayon sa investigasyon, 11:30 PM pa lang ay iniwan na ng kapitan ng barko. Siya ay sumakay sa lifeboat at tinalikuran niya ang responsibilidad niya. Kaya ang nangyari, tinawagan siya ng Coast Guard at inutusang bumalik sa barko. Ngunit nagmatigas ito at hindi sumunod sa utos. Pronto? Sim. Sono De Falco da Livorno, comandante. Sì, comandante, si guarda. Pronto? Sì, buonasera, comandante. Senta, io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante. Sì, buonasera, comandante Falco. Mi dica il suo nome, per favore. Sono il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti, Schettino. Ci sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua scialuppa sotto la prua della...
dire, mi riporta quante persone ci sono. È chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. Allora, comandante, le dico una cosa. Parli a voce alta. Allora, la nave adesso, io sono qua di fronte... Comandante, parli a voce più alta, metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta. Chiaro? Fallo venire qua. Comandante, allora, in questo momento la nave è inclinata. Ho capito. C'è gente, ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo, chiaro? Mi dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza. E me ne dice il numero di ciascuna di queste categorie. È chiaro? Guardi, Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, le faccio passare l'anima dei guai. Vado a bordo, cazzo! Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Mi assicuri che sta andando a bordo. Io sto andando qua con la lancia dei soccorsi, sono sotto qua, non sono andato da nessuna parte, sono qua. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vado a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, non mi sto rifiutando. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, sto andando. E mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine. Lei non deve fare altre valutazioni. Lei ha dichiarato l'abbandono nave. Adesso comando io. Lei vada a bordo. È chiaro? Paglapag sa lupa ay nag-book agad ito ng hotel at doon nagpa-interview para sa isang news report. Dito ay binaliktad niya ang kwento at sinabi isa siya sa huling umalis ng barko at tumulong sa pag-rescue ng mga pasahero. Isang kasinungalingan na malayo sa katotohanan. Natapos ang pagre-rescue sa mga pasahero at crew bandang 4:46 ng umaga sa tulong ng mga Coast Guard. Walang kapitan na nagparamdam sa paglilikas. Walang kapitan na tumulong sa pagsasalba ng ibang pasahero. Matapos ang malagim na trahedya at masusing imbestigasyon, sinintensya ng kapitan ng 16 years sa pagkakabilanggo sa kasong manslaughter. Kulang pa ito upang ipagluksa ang buhay ng 30 na tao na nagwis ng buhay dahil sa kanyang kapabayaan. Isang pagkakamali na kumitil sa 32 na tao at nagdulot ng takot at trauma sa mahigit pang 4,000 pasahero. Ito ay maaari sanang maiwasan kung ginampanan lamang na mabuti ang tungkulin. Ngunit sabi nga ng mga matatanda, laging nasa huli ang pagsisisi.